Praise God. At habang tayo nakatayo, mga kapatid, ay ating bubuksan ang ating mga Biblia. Sa umaga ito, Book of Genesis. Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Doon po tayo lahat ng sinula. Yun po ang pamaraan paano tayo ginawa o paano tayo nilalang ng Diyos. At ang sabi doon, God breathed on his, into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. 150 book of Psalms, katapusan chapter at katapusan versikulo, verse 6. Let everything that hath praise, that hath breath, praise the Lord. Praise ye the Lord. Praise God. I would like to speak dito po sa ating sa book of Psalms. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. If you have some spiritual needs today, this is the time, this is your moment. Una sa lahat, palakasin ng Diyos ang ating spiritual needs sa umagang ito. Pagpalain ng Diyos ang ating paglilingkod. At tatanggap po tayo ayon po sa ating mga pangangailangan. Lord, tinaas po namin ang aming mga kamay. Ito po'y palatandaan na kami ay may pangangailangan sa iyo. O nasa lahat, nandito kami, O Lugar, upang ikaw po ay aming hipuin sa pamamagitan ng palataya. Reach out your hand to us, O God. Ang bawat isa po, Panginoon, ay makakatanggap po ayon po sa kanilang mga pangangailangan. Sa aming spiritual needs, Lord, sa aming mga paglilingkod sa iyo, nakikita mo, Panginoon, ang dapat namin gagawin at ang dapat namin tatanggapin mula sa iyo. E bless mo ang lahat, Panginoon Diyos, lahat ng puso na uuhaw at nagugutom sa iyong banal na Spirit of God. Huwag po kaming paiklut at uuwi, nagutom at uuhaw pa rin at nanihina. We ask you, Lord, to touch your church this morning. To touch everybody of God. Hallelujah! 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 Cleanse us, Lord, from all unrighteousness and sins, and let your precious blood purify us, sanctify us today. In Jesus' name, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God, God bless you, dito na karami ang ating mga kapatid. I am so very happy na at last nakarating ako sa bulan. Akala ko si Armstrong lang na makarating sa bulan. Happy to see all of you at maraming salamat sa papawila ko sa aming Pastora Rosary. At salamat din sa kanyang misis Kuya Marika, kanilang anak na si Angel, kanilang age si John. Maraming salamat din sa panahon na binigay sa atin ng Panginoong Diyos na biyayahin po kami mga kapatid mula po ng Davao. Dito kami dumaan sa Islip. Hindi makaya ang biyay kami ng gabi tapos sa lakas ng ulan. Hindi na kaya ng wiper. Talaga ang lakas at isip. Nabutihan muna kami doon sa kantina sa Rigao del Sur.
din ang pagtitan diretso na po kami sa Leyte. Din pang Leyte, diretso na kami dito sa Magno. Dumating kami alas 12 yata ng gabi mula sinakyan ng yung Santa Clara. Ha? Di para Santa Clara Speaking Lines. At sinabi ko kay Pastor, huwag mo na lang kami sa doon kasi madaling araw na nakaprate yung barko. Nakachikin kami doon sa Matanog. Matunog. Matunog. Matunog Pension House. Tinitingnan ko mga kapatid. GPS na rin. May Matunog Pension House. May Matunog Pension House. Ay, iisa lang talaga yun. At nakarating ko sa Bible way back in the year 1983. Taga na yun. Nag-preach ako ng anniversary church ni Pastor Sandy Bardo at Chapalano. Ang liliit pa noong muna. Noong doon sa Palano, ang liliit pa ng church. Then pagkahapon doon kami sa elementary school sa Legazpi. City Aurora, ano yun. Yun mga kapatid. Way back on 1983. Padaan-daan na lang po kami dito. Every time we pass by Bicol, we always pray that send more laborers on this province. Pagdating ng Magno, sa Sorsogon, Albay, Papagay, Camarot, Camarines, we are always praying that for almost 30 years, kayo na ang resulta ng aming panalangin, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! At I believe na si Pastor Rosary po ay he is the right man on the right place on the right time. Doon po magsimula ang paglago ng gawain. Right man, right place on the right time. Kahit right man ka, pero hindi right place, wala. Hindi rin right time, wala rin. Kailangan itong tatlo ay matutupad sa buhay ng isang ministro. We believe na ang inyong pastor po mga kapatid, he is the right man on the right place on the right time. Kaya nakikita po natin paano po ninyo sinuportahan si Pastor Rosary mga kapatid. At I'm so blessed na sa gawain ng Diyos, gawa-gawain, nagsimula talaga sa pinakamali. Tayo lahat dito, dumaan tayo sa pagkabibig. Dalawa lang yata sa Biblia ang hindi dumaan sa pagkabibig. Si Adam lang at sa iba. Pero after them, lahat tayo mga kapatid, ay dumaan talaga sa pinakamaliit. Pero hindi natin nakalaan na yung pinakamaliit na tao, yung pinakamaliit ng baby, hindi mo alam na magiging pastor yan, magiging engineer yan, magiging doktor yan. Praise God. You never know because nobody born in this world na hindi po ayaw sa kalooban ng Diyos. Everybody is born with a blueprint of God's plan. Kaya susunod tayo sa Biblia sapagkat this is the blueprint sa buhay natin, mga kapatid. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos na tayo nakarating sa araw na ito. Dilat ang ating mga mata, may kalakasan. Maraming tao hindi na nakarating sa araw na ito. But thank God! Praise God! We are still alive and we are here to worship and give God the glory. Praise God. Congratulations po. Napakalaki ng church natin dito. At yung pastor nito yun. Talagang masigasig mga kapatid. Biro mo, may gawain dito. May gawain dito sa parter. Marami siya tinuturo-turo kagabi dito. House ng member dito. House ng member. Hindi pa nga ako nakatingin. Turo na naman siya dito. May gawain tayo dito. Ito. I'm so happy mga kapatid. Praise God. Kaya nga, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa kanya.
sapagkat hindi po magiging matagumpay, Pastor, kumula po kayo lahat na kaya sabi ng Biblia, I will give you, Pastor, according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya mapagat kayo, binigyan kayo ng Pastor, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban natin, but kalooban ng Diyos. Praise God, ha? Pag minahal natin ang lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay talaga masigasig yan para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kasama ko rin ang isip ko at pamangkinan ng mga kapatid. At napakaganda ng daan dito sa Sursukor, pero doon sa Katbalugan, Katlupan, naku, talaga nangtindi. Pero at least nagkaraos din mga kapatid. Eh, wala mo tayong magawa, pagsira talaga ang kalsada. Ang importante dyan, mga kapatid, makadaan lang tayo. Sa buhay, sa paglilingkod sa Diyos, hindi naman lahat ng daan na natin ay super heavy, papuntang langit, mga kapatid. Kung ang dinaanan mo ay super heavy, mag-isip ka, baka mali ang daan na yun. Kasi ang daan papuntang langit, talagang lupak-lupak, maraming problema, maraming ganun. Pag hindi naalan mo, super highway, napakalawa. Sabi ng Panginoon, wide is the way that leads to destruction. Kaya salamat sa ating pag... Sino may kagaming lalaw dito? Pag-itaas ko ng kamay niya? Isa lang. Sa case may lalaw siya? Masigit? Pagadian. Pagadian sigit. Yes, sa Bonga del Sur. Praise God. May mga pagadian po dito, mga kapatid. Dalawa po ang ating gawain sa pagadian doon sa Tugas kay Pastor Scutin. Dito naman sa banda ng Integrated Bus Terminal. Ito pa pili doon, Pastor. Bagong gawain din natin doon sa mga kapatid. Sabi ko kay Pastor Cesar, ano bang magandang hotel doon sa Bulan? Kasi mag-online na ako para mag-check-in. Sabi niya, huwag ka nang mag-hotel. Bakit? Doon ka din na Pastor. Parang hotel din ang bahay niya doon. At saka sabi niya, masarap magluto, misis niya. At totoo nga pa na mga kapatid. Kaya maraming salamat, Pastor. At kagabi, naligo kami doon sa Hot spring, mga kapatid. Praise God. Magandang pakiramdam. Kahoy ng tubig. Praise God. At it's a great honor and privilege na makita po ang ating seasonal presbyter dito sa Bicol region, mga kapatid. At anyayahan ko po kayo para sa ating general conference. Amen. Malapit na po. Cebu. Sa Cebu. February 22 hanggang 26. Kaya maganda po tayo para tayo lahat po'y magkarating doon, mga kapatid. And it's our honor na tayo po'y niligtas ng Panginoon. Huwag na huwag ninyong kalimutan yan. Because we are saved not by our own strength, but by the mercies of God. Yes. Huwag mo talagang kalimutan yan, ma. Don't go away from the cross. Sapagkat doon po nagsimula ang ating kaligtasan. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos na kahit anuman nangyari sa buhay natin noong una, anuman ang ating mga kasalanan, mga kapatid, but the power of His blood is able to cleanse us from all unrighteousness and sin. Yes. Kaya na tayo nagiging magkapatid. Praise God. We are brothers and sisters because we belong to the family of God. Yes. Amen. Ang magandang description sa mga tao naglilingkod sa Diyos is family. Pag pamilya, mayroon tayong ama, mayroon tayong kapatiran. Ang ating degrees of relationship is brothers and sisters.
Sa pamilya ng Diyos, walang apo ng Diyos, walang pamangkin ng Diyos. Yes. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos.
Yung iba nga, yung dalawa. Yung iba'y tatlo. Hindi ka nahiya, mga kapatid. Kayo, wala tayo niya. We're so proud of it. Praise God. At ang sino po kayo may balak magpuntang Amerika? Alam mo, pagpuntang Amerika, ma-Amerika, hindi lang yan madali. Pupunta ka, kukuha ka ng ticket. Saan punta nyo? Ah, Amerika. Hindi yung ganun. Pupunta ka sa US Embassy. Mag-a-apply ka ng visa. Pag mag-apply ka ng visa, present original, genuine, authenticated documents. Ang i-present mo doon ay puro katotohanan. Yes. Sa sarili mo. Yung birth certificate mo talagang galing sa PSDL. Yung lahat na identification mo i-present mo doon. Birth certificate, marriage certificate, death certificate. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. I-present mo lahat yan. January 2020, pumunta kami yung US Embassy. May invitation kami sa Stockton, California, at saka diretso kami sa Anchorage, Alaska. Akala mo, ma-upload na kami kasi napunta na kami Hong Kong, Malaysia, Singapore, napunta kami Africa, doon sa Kenya, sa Nairobi City, napunta kami Jordan, 15 days kami doon. Kaya kumpiyansa kami, mga kapatid. Isang question lang, may kamag-anak kayo doon? Nahirapan ang sumagot eh. Kung sabihin ko, oo, baka, wala ka naman ang umuwi. O pag sabihin ko naman, wala, eh bakit pupunta kayo doon? Nahirapan ako. Sabi ko, wala. Sabi niya, what will you do there? Sabi ko, I will preach, I will teach. How much money you will give? Kaya ganyan ang pag-design sa buhay.
natin sigurado. Yes! Amen! O ang depend, you believe the Bible. It's the Word of God. Yes. Heaven and earth shall pass away, but His Word shall never pass away. Mga kapatid, maniwala kayo. Kahit nangalaw kayo sa isang tao, hindi kayo pinakinggan ngayon. Darating ang panahon, pupunta yan sa inyo. Nagpakangakos na kayo ni Oro City, may isang babae, pumunta. Pastor, ikaw pastor, pista niyo ako. Pastor, nandito ako, bakit? Magpabaptas ako, ha? Hindi nga kita na ba? Hindi nga kita na Bible study. Ngayon lang kita na kita. Bakit magpabaptas ka? Alam mo, Pastor, talagang hindi ko na mapigil, hindi ko na maintindihan sa sarili ko. Bakit? I have heard the gospel, the preaching of the gospel about Jesus' name baptism on the year 1990. Pumunta siya sa akin year 2000. 10 years ago. Ang tagal. Kaya huwag kayong magtagal. Alam niyo, ngayon, gusto tayong madalian eh. Gusto natin i-overdrive yung process ng Panginoon. Gusto natin i-Bible study. Baptize ka agad. Maganda yan. Pero hindi talaga manatili yan ang university. Kailangan talaga may mapakinggan sila. Sabi ko, sino ba nag-preach sa'yo? Yung si Pastor Roylan, yun naman tayo yun eh. Saka hihintay sa'yo. Ngayon na lang nag-design. Sabi niya, Pastor, baptize. Ay, baptize. Kaya sabi ko palagi, huwag kayong mag-isip na sayang ang pangaral sa salita ng Diyos. You might not see immediately the result of the preaching of the Word. But one thing for sure, the Word of God shall not return unto Him void. Yes. It will remain alive and it is alive forever. Yes, hallelujah. Amen, praise God. Kaya habang tayo may buhay, our greatest mission in this life is not getting rich, is not to have many things in this world, but to preach and share the gospel. Amen! Yun ang pinaka-mission sa buhay natin. Kahit mansion yung bahay natin, kahit ang dami nating sasakyan, dami nating mga ari-ari yan, mga kapatid, walang porsyon. Unti-unting lalayo sa iyo. Mag-drive ka pa? 100 years old ka na? Wala na. Mga bagay sa mundo, the more you are getting older, parang hindi mo na kayang yakapin ang lahat ng mga bagay na yan. Unti-unti po yan magsilayas mula po sa ating paglahat. Kaya, sa mundo, wala po tayong ipagmahimang. Matalino ka, very smart ka, yung iba'y globe at sun, ikaw smart. Ayaw mo smart ka. Ang dahilid sa 60. Kahit gano'n pa yung kaganda yung trabaho mo, sabihin ng kumpanya, mag-retire ka na. Yes. Trabaho ka sa government, sabihin ng government, retire ka na. Wala na. Yung kagandahan niyo, mga girls, huwag kayo magmayabang niyo. Yung mga young people dito, ang puputi ang kikilis ng mga mukhang gaganda. Mahilig kasi kayo kumain ng sili, kaya... Oh, gaganda, naman yun. Pero, tingnan niyo, yung mama niyo, mas maganda pa sa inyo noong una. Yung mother niyo, mas maganda niya noong unang panahon. Ewan ko, anong nangyari ngayon? Sabi yung mga artista, mga Miss Universe, na una, Aurora Bihuan, si Gloria Diaz, o sino-sino kayong mga magaganda, mga kapatid, wala na. Nasaan pa yung singer niya, Golden Voice, na si Nora Honoro?
po sila naglahok doon sa kasikatan. Saan ang magigiting na mga artista? Lalong mo na mga kapatid talaga, mga aastik talaga. Pero tingnan mo sila, nasa hospital, wala nang nagbigay sa kanila ng pera. Nasa alas Victorod. Mahilig pa naman kami ng Victorod, 1970s. Jokes back skin. Parents natin, they don't care about money at their age.
they care about your concern. Malaking bagay na yan sa kanila. Naalala yung mga parents nyo, palagi nakaupo sa mga terrace o sa balkon, tapos pag may sasakyan ng minto, tingin ka agad. Ay, akala ko, binisita ako ng anak ko. Wala pala. Magkat kayo mga anak dito, may mga parents kayo na sa probinsya o sa lugar, at may trabaho kayo, magandang trabaho nyo, panahon ng sweldo, magpadala rin kayo. Amen. Uso na ba ngayon ang GCash? Ayaw na ng GCash, doon kayo sa paspas, barato, may hassle. Because after all, mga kapatid, yung bahay natin, ayos tayo dyan. May bahay kami ni Sister Luz, iisa lang kwarto. Pinaganda namin kasi kami ngayon isa, pero sabi ko, aalis din tayo dito. At sabi ko sa kanya, maganda kami. At maganda rin ako, maganda tayo pareho. Because along this way, may mawala sa atin. Hindi mo pwedeng hawakan mo yung misis mo buong buhay. At yung mister mo, hindi mo pwede yan na magiging. Maniwala kayo o hindi. May mauna sa inyo. May mauna talaga. Kaya na kailangan magandang relasyon ng mga asawa. Nilibing na namin yung mister niya. Iyak na rin siya na niya. Sabi ko, ano ang problema? Unahanay na binigas mister, tapos na. Iyak siya na niyo. Bakit ano? Tapos kasi bago namatay, nag-away kami. Minura ko sila ng gusto, pastor. Binato ko ng pinggan, binato ko lahat-lahat. At hindi ko atalain. Naatakihin siya ng kanyang puso sa madaling araw. Nagingi ako ng sorry, pero panay na ako. Kumatos. Kaya nga, huwag natin palubugan ng araw ang ating mga hinakit sa puso, mga kapatid. When you forgive someone, it's not his benefits, it's for your benefit. Yes. When you forgive, magkaroon tayo ng magaan sa ating puso at masaya po tayo, mga kapatid. Kaya habang tayo naglilingkod sa Diyos, huwag natin kalimutan, we are going home, church. Yes. Hindi po tayo manatili dito sa lugar na ito. God is preparing a place for us. Amen. Kaya huwag natin ibigin ang bulan. Huwag natin ibigin ang bagay sa mundo. Ang sabi ng Biblia, love not the world, not the things of the world. For if any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya pag tayo iibig sa mundo, ay unti pong namamatay ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos na naghihintay at naghahanda ng ating tahanan na doon tayo manatili hanggang sa tulong ng walang hanggan. Sabi ng isang kapatiran, stop, kararating ko ng Saudi. Magbala ko, mapatay ako ng magandang bahay, pastor. Okay, maganda dito. Pero pastor, hindi po ako sa siyudad magpatay ng bahay. O saan pala? Sa bahay. Bakit? Kasi kung sa bahay, magpatay ako ng magandang bahay, wala nang ibang magandang bahay doon. Kaya sikat ang bahay ko. Sabi niya, pastor, ididikit na yung bahay, ihanom na yung bahay ko. Oh, okay. After, ilang months mo yata. Pero kinabukasan, ihanom yung bahay, hindi ni Sir Cabo. Sa gabi pa lang, patay na siya. Ganda ng bahay. Pero siya nagpatay, hindi nga na, hindi na. Hindi na siya nabuhay, mga patid. Hindi na natulog doon sa waterbed niya, nasa sala na, ayun.
Naimod yung hinigaan niya. Belongs to God.
It belongs to God. Kaya yung tithes natin, mga kapatid, makasama natin. Nauuna pa ngayon eh. It is recorded in heaven. Yung mga bagay na ginawa mo para sa gawain ng Diyos, it is recorded in the book of deeds. Pero yung pirang binigay mo, pastor, pag radio broadcast, pastor, pag gasolina, kaya nga sabi ni Paul, let us not be weary in doing good, for in due season we shall reap if we faint not. Always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Iba-iba rin ang mga experience natin sa buhay. Pero alam natin, always put in your mind, mga kapatid, you are not here forever. Ito nga eh, na kinuha ko ang dadaming mga langgam. Ito, tingnan natin ito. It's a simple lesson in life. Sa Cebuano, ang tawagan ni Namo o Lord. Talbos. Talbos. Ito ang pinakatalbos. Pinakayam. Oh. Pero habang umiikot ang panahon, yung yam ay nagpababa na rin yan. Ganito na yun. Di ba? At pababa din yan. Bawat taon. Bawat birthday mo. Bawat birthday mo, bumababa po tayo, mga batid. Aragirang na. Hindi ka na talbos. Ito na. Ang unti ka na nito. Bababa po tayo. At hindi po naghinto sa pag-produce ng talbos to, mga batid. Lagi may bago. Lagi may bago. Pero ikaw. Pababa. Ito, tinamaan yata ng bagyo ko ito. Hanggang sitir-sitisin ka na. Ito ka na banda. Tingnan mo, nag-iba na yung kulay. Pag sitir-sitisin tayo, ito na. Meron ang pagbabago sa katawan mo. Marami kang sugar. Mataas yung creatinine mo. Mataas yung estimate mo. Mataas yung uric acid mo. Or, yung paa mo, pwede mo maya ma-stretch out ang sakit. Pag-stretch out mo, aray-aray. Arthritis. Pag ibalik mo naman, aray-aray. Noong una, lalakad mo. Wow, siksi. Diba? Pero katagalan na kapatid. Ganyan naman na ka. Pababa. Maganda. Bahala na matuloy.
manatiling lang tayo sa puno. Amen. Manatili tayo kay Kristo. Amen. Yes. Hallelujah. Huwag tayo magdaramdam. Bakit nagkasakit ko? Bakit ba? Kali kayong talbos eh. Gumanda yung buhay natin nung teenager pa tayo. At siyempre, matanda na po tayo mga kapatid. Huwag na tayo magdaramdam. Anong nangyayari sa akin? Sabi ng isang member pastor, ipag-pray mo ako. Kasi hindi na ako makakita. Malapot na paningin ko. Bakit? Sabi ng doktor, ang taas daw ng sugar ko. Pag hindi na ito mag-agapan, magulat daw, pastor. Ang sabi niya, pastor, please pray for me. Nagbababa ang sugar ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang manghihina. Diabetic din ako. Diabetic ang gusto ko. Ano, magpa-pray ka pa o hindi? Ay, wala ko pa kaya lang diabetic mo. Basta I believe God will heal me through your prayers. Pinag-pray ko, mga kapatid. After 3 months, bumalik siya. Pastor, nagtaka ang doktor kung ka, saan doktor daw ako pumunta? Bakit? Siya nagiging normal na yung pancreas ko, sugar ko. Nagtaka yung doktor. Ano ibig kong sabihin? Pinagaling ako ng Diyos. Amen. Ano ka mo? Pinagaling ako ng Diyos, pastor. Ako sabay talikod, sabi ko, buti ka pa ako. Into the nostril of Adam. You are a part
you live because of me. Parang ganun ba? Patay ka. Walang buhay yung katawan mo. But I gave you life. Yes. Kaya buhay tayo, mga kapatid. Because of bread. Yes. Minsan, mga kapatid, hindi natin na nakikita ang kahalagahan ng ating hininga. Akala natin, mas importante yung ganito, ganito. Pero pag hininga nang mawala sa iyo, mga kapatid, lahat ng bagay na sa iyo, wala lahat yan, mga kapatid. Yes. Kaya lang, hininga natin ay nanggagaling sa Diyos. God bread into our nostril, the bread of life. I have been breathing for 66 years. Ilang bisto na tuloy inan ko.
Ikaw si Mr. So-and-so? O ako? Hindi mo alam sino ako? Ay, hindi ho. Sino ka ma? Ako si kamatayan, hindi mo alam. Ha? Bakit? Kasi schedule lang na yung alas-stress na natin. Alas-stress na ako. Bakit? Wala na magkulang tanong yan. Your appointment is over. Your life will be over at 3 p.m. today. Ang sabi ni Sister Swan, ang daming magplano sa buhay. Katatanim ko lang, hindi ko pa mag-harvest. Yung bahay ko, hindi ko pa natatapos. Yung mga ko, hindi ko pa rin natatapos. Please, bigyan mo ako ng chance. I-extend mo na. I-reschedule mo ako. Sabi ni Kamatay, wala na, wala na. It is set. Ang sabi daw ng Biblia, God set border that you cannot cross. Yes. Ang araw natin na ating buhay ay nasa kamay at naglagay siya ng boundary na hindi mo na pwedeng tawirin. Bawal humirit. Oh, bawal humirit. Bawal humubertik. Sabi ni Kamatayan, kaya maghanda ka. Sabi ni Minister, wala namang walang mercy. Sabi niya, ito yung pangalan mo, Mr. Number one cause, Mr. So-and-so. Pangalan ko talaga yan, saka address. Sabi naman ni Mr. So-and-so, eh, kamatayan, ano pa naman eh, alas 12 ka pa na. Kumain ka muna. Kumain ka muna. Sabi niya, oo nga, no? Matagal-tagal pa naman. Ay, linalasin niya sa kamatayan, mga kapatid. Pinakain ang gusto hanggang nakatulog. At nang nakatulog si kamatayan, yung pangalan niya, pinaka number one, nilagay niya sa pinakakatapusan. Oh. Eh, mag-alas 3:15 nagising kamatayan. Sabi niya, sakit ang ulo ko. 3:15 na pala, Mr. So-and-so. Sabi ni Mr. Wala bang ano dyan? Wala ka ba talagang mercy? Wala na, sabi. Marami nang umiyak sa akin. Luluhod, kahit luluha pa kayo ng dugo, ito nang katapusan mo. Sabi niya, wala ka talaga kaway. Yes, kamatayan mo na yun. Wala kaming sinisino. Trabaho lang. Trabaho lang. Pero sabi niya, kamatayan, eh, nakonsensya rin ako kasi pinakain mo ako pero pinain mo. Kaya, nahihiya naman ako. Baka sabihin mo, wala talaga akong kahiyaan. Ay, anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw ay nasa number one. Hindi ako mag-bar. Hindi ako mag-start sa number one. Hindi ka mag-start sa number one. Mag-start ako sa kapapusan. When it's your time, it's your time. It's your time. Naalaala niyo yung hieroglyph? Bumagsak sa Paranaque? Alam mo pa sa hero doon, haba ng pila, nakasakay. Bumagsak sa Paranaque, doon bumagsak malapit sa isang subdivision, yung mag-asawa na natulog patay, at yung nag-ayos ng swimming pool patay rin. Kaya maraming nagdalamhati. Maraming, Mama, sinasabi ko kasi, huwag ka mong sumakay. Hindi ka kasi nagtikinig. Kaya gano'n, na-disgrasya tuloy. Yung isa naman, misis, sabi ko kasi yung sweater, huwag ka na, magbiyari, tingnan mo. Sabi naman yung iba, yung natutulog, hindi naman yung kumuha ng ticket, patay pa rin. Hindi naman yung tumiga doon sa airport, natutulog lang sa bahay. Yung isa, naglilinis ng swimming pool. Oh, patay. Ay, ibig sabihin, well, it's your time. It's your time. It's your time. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, from the rising of the sun to the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Pagtalang!
Interesado kami ng lupa, mga tipong sa dabaw. Sabi ni Isa, libreng lupa, 3,000 square meter bawat isa. Sabi niya, libre? Oh, libre! May kurente, may tubig. Huh? Ang mura. Di ka mura, libre na. 3,000. May bahay, may lupa na, may kurente, may ilaw, may tubig na. Oh, lahat! Pupunta na lang kayo doon, Manila. Sabi niya, ma, ang ganda niya na, 3,000 square meters. Ang lalaki ng lute. Tapos may bahay na, libre. Saan yun? Sabi niya, doon sa bubuwag, bunganga ng Mount Apo. Iyano kaya sabihin ko, libre yan, sa bunganga ng Mayor Volcano. Kung normal pag-iisip mo, kahit libre yan, hindi ka talaga titira doon. Kasi alam mo, pag susumpungin yung vulkan na yan, mga patid, talaga na, idudurat na talaga yun. Puputok yun. Alam mo kasi, na ang bahay na tinitirahan mo, delikado, nasa bunganga ng vulkan, o nasa flood prone area, o nasa landslide area, hindi ka talaga magtatayo ng bahay mo doon. Our home, susunukin ang lugar na to. Walang matira sa mundo ito. Susunukin ito, mga kapatid. Lahat ng bagay nakikita mo, ito'y maglalaho at ito'y mawawala sa ating paningin. At ang bagay at ang mundo ito ay hindi po manatili, mga kapatid. And why we should spend eternity here? Bakit mananaantay dito hanggang sa walang katapusan? Ibigin natin ang lugar na ito, mga kapatid. We know this world someday ay susunugin ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Peter, we are looking for new heaven. We are looking for a new earth. We are looking for the kingdom. Amen. Nagano kami ng bahay, anong matur, matayuan ng simbahan. Per square meter bata. Sabi ko, sabi pinuntahan ng mga kapatid, nagtatanong niya, bakit mura nito? Eh, mura lang nito kasi yan, kidnapper ito, rapist mga hold-upper ito, mga men for hire ito, yung mga women for hire, mga prostitute ito, yung marami dito ito yung mga aswang niya, aswang dito, may kikin doon, may umong dito. Ah! Mananaan ka pag ganyan ang nasa paligid mo? No. Never! Kahit libre! Pag ang mga kapitbahay mo, mga kapatid, ay puro ganun ang status ng buhay. Ibang mananaan kayo sa mundo, si Satanas po may-ari dito sa mantala. Praise God! Manatili tayo sa mundo, mga kapatid. Di manatili tayo sa pananap ng munyo. Manatili tayo sa mga masasamang espiritu. Kaya nga, napakaganda po, mga kapatid, knowing that we are waiting, we are looking for the blessed hope of the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus. Bago tayo magtapos, mga kapatid, if you are not yet baptized in Jesus' name, do not waste your time. You don't own your life. You never know you can finish the calendar of 2023. Hindi mo alam yun. Every day, we don't know what is ahead of us. Kaya, kung kayo mga na matagal na hindi naglilingkod sa Diyos, this is a wake-up call sa bawat isa. Before I close, I want to remind you that Noah built the ark for 120 years. The door was open for 120 years.
But when God said, Noah, it's time for you and the animals to enter into the ark, pumasok na silang lahat sa arka, na natili pa rin bukas ng pinto. For 7 days. 7 days, grace period, nagkaroon po ng showering, mga kapatid. Yung mga tao, hindi naniwala sa panahon nila, walang ulan, walang baha. Pero there was showering. Ano sa Tagalog yung showering? Umaambon na, mga kapatid. For 7 days, umaambon. Pagdating sa 7 days, unti-unting gumalaw ang pinto. Hindi si Noah ang nagsarado. And the Lord shut the door. Sarado ng Diyos ang pinto. Mayroon na akong tanong doon. When the door is closed, are you in or are you out? Kung isasara ng Diyos ang pinto ng kaligtasan, nasa loob ka ba o nasa labas? Sa labas, malaki po ang baha. Sa loob, walang pong baha. Praise God. Be sure that we die in Christ. We serve God. Manatili tayo sa Panginoon. Kung isarado ng Diyos ang pinto, mga kapatid, let's rejoice na nasa kay Kristo po tayo. Nasa kanyang iglesia po tayo, mga kapatid. Amen, amen. And if you have not yet served the Lord, it's time for you to decide. The door is still open, but someday you will find it closed. At ang sabi ni Biblia, pag isarado ng Diyos, walang sino man ang makabukas. Pag ito'y bubuksan ng Diyos, walang sino man ang makasarado nito, mga kapatid. But one thing for sure, the door will be closed sooner. Yes. Amen. Praise God. Kaya, sa umaga ito, mga kapatid, you are still breathing. You owe God the praise. Kailangan purihin natin ang Diyos. Kailangan sambahin natin siya. Kailangan pasalamatin natin siya. Pasalamatan natin siya. Kahit sa lahat tayo sa buhay, kahit ang kaunti ng blessing mo, it does not matter to God. You owe Him praise. Ang sabi niya sa Biblia, lahat ng may hininga. Yes! Amen! You are breathing because of Him. He breathed on our nostril the breath of life. We are alive today because God's breath is still in our nostrils. But it is the will of God that we are, that while we are breathing, Bible said, let everything that has breath praise Him. Purihin mo ang Panginoon. Amen! Marami na problema, purihin ang Panginoon. You are still breathing. You have trials. Bibigyan siya ng healthy body habang naglilingkod. And God give him vision to reach out all municipalities in his city.
It is a God-given vision to reach out people. So mag-pray kayo kay pastor, hindi lang siya pastor nyo. Siya din ang pastor ng mga pastor sa Bicol Region. Sabi nyo, pray ko rin. Alam niyo, when someone is praying for you, I know the Lord will make a way for me. Praise God. As we come to the throne of grace today, will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shall the wrong and do the right. I know the Lord will I'm
I rebuke all manner of diseases to depart from the